Hi guys, good morning sa inyo mga piniski kayo mayayabang na mahinang nila lang. Masaya at magandang tanghali sa inyo lahat, Madam Bihon. Ako nga pala si J. Bruce Garcia, ang nagbabalik. Hindi ba nagpapatulong ako sa iyo? Puta, slow na yung mga kabosesa natin. So guys, papunta tayo ngayon ng Carbon. Bibili tayo ng Shai. Alam nyo ba yung Shai? Shai Hunun. Yun yung bulaklak. Yun yung pancicharong bulaklak. Noong nakaraang linggo pa, nirequest ng aking asawa na sana makabili ako sa Carbon ng ganun. Kasi nga, imamarinate niya. Tapos, may nakuha ko nung eleksyon. So guys, bastos ah. Cut natin yun. So guys, tawag nito, mamarinate niya nga, tapos na-try niya kung masarap bang magluto siya ng ano, ng chicharong bulaklak. So pupunta tayo ng ano ngayon, Carbon. Ang oras natin ngayon is alas 5. Tapos, hindi ko alam kung makakadaan ako sa Pasil para makabili ng ano, ng may tinatawag silang nilarang doon. Try natin kumain. So bago ang lahat, ang lahat ngayon ay magbabago kasi wala pa akong tulog. Galing ako sa tindahan. Alam mo naman yung tindahan namin. Panggabi ako guys. So yun. Punta tayo. Tapos pagbigyan natin yung request ni Mrs. Baka sabihin, puro lang tayo pangako. Baka mamaya magaya tayo kay Jason. Jason Statham. Stoplight. Brought you by Plaza Independencia. So guys, nandito na tayo sa Carbon Market. Tara, pasukin na natin to. Pasukin na natin yung piski na ito. Guys, nakadali tayo ng 2 kilong ano, pang bulaklak. Ito yung pang bulaklak guys. Hindi ko lang alam kung kailan luluto ni Mrs. to. Pag niluto ni Mrs. mamaya, ma-upload natin to. So ito yung pang bulaklak, 2 kilo, 120 yung kilo, pero yung nabili ko 265. So mahigit 2 kilo, excuse me po. Ito na oh. Tara guys, pasukin na natin. Guys, ang ending dahil yung gusto nating i-achieve na sabaw, yung nilarang tapos tinuwa or ano pa, hindi pa naluto. Nakita niyo naman kanina, 'di ba, umusok-usok pa. Hindi natin na-achieve. So ang ending nito dahil naugutom na ang piniski, kakain tayo dito. Dito muna tayo. Tara. So guys, alam nyo ba yung pinakapanis? Panis!
yung pinakapanis sa Maynila, mga kapatid, kasi pagkakain ka sa gilid-gilid, wala mong puso. Ano ba yung puso? Yung puso, guys, yung loob nun, yun yung kanin. Eto nga, oh, yun, oh. Yan. Oh. Wala tayong ganun sa Maynila. Kasi bulang meron. Yun yung wala sa Manila. Kaya nakakamiss dito sa Cebu talaga. Nagkumain ka sa gilid-gilid. May sibuyas, may sili, tapos may puso. Sa Maynila, walang ganito. Wala kasing puso eh. Hindi nga nakakuha ng teknik nyo iba eh. Nagluluto ng barbecue, hindi nagluluto ng kanin. Diba? Dahil hindi natin na-achieve yung tinuwa, yung larang, eto na muna tirahin natin. Tapos next time na yung iba. Sa madaling araw. Madalas natin madaling araw eh. So guys, kung mukbang yung hanap mo, tangina, magmumukbang ako ng manok ngayon. Eh no, ang dami manok oh. Hirap na hirap ako mag-video guys. Hindi ako kaliwete eh. Eh no. Sana presko yan. Magmumukbang ako ng manok. Ayan o. Ayan, putang wala na intro-intro. Eh, itsura natin pagkatapos kumain o. Tapos si Commander tumawag, nasa na raw ako. Akala niya siguro meron akong ibang babae. Hindi niya alam. Meron akong iba. Pero lalaki. Ah! Shit, man. So, nakaubos ako ng dalawang leeg, ang lalaki, tapos isang laman. So, tatlong manok, tapos tatlong puso. Puso, ayan. Sabihin na natin tatlong kanin na malalaki. So, ganito kalaki. Ito yung puso. Yung laman yan, guys, kanin. Kaya huwag kayong ignorante. So, guys, para alam natin yung presyo, tanong natin kay ate. Te, tulo ka puso. Duha kaliog, huwag usaan eh. Doha kaliog nga, usahan yung unod. Natulo ka puso. 120. Oh guys, 120. Oh, sabi ko naman sa inyo eh, wala na mura ngayon eh. Tanginan nyo eh. Tagpilang liog. Oh, ang liog, 20. Dalawa. Puso. Jeez, ang puso. So, tatlo. So, 20, 20. Tapos, puso tatlo, 70. Ha? Tulo ka puso. Duha kaliog. Ya usa ra kaunod. Oh, 110 pala guys. Oh, di ba? Sensya, tao lang guys, tao lang nagkakamali rin. Tawa si Ate, oh. Di ba? Tatlong puso 30. Dalawang leeg 40 kasi 20 yung isa. So magkano? 70. Tapos yung laman naman ng manok 40. So wala nang mura ngayon, 110 lahat. Oh, hayop kayo. Oh, ayan. 'Di ba? Hindi natin na-achieve yung sabaw-sabaw ngayon. Ang importante, guys, na-achieve natin yung gusto ni Mrs. Basta ako na-achieve ko rin yung gusto ko, nakakain ako dito. Tawa si Ate. Hello, Ate. Oy, relax-relax lang tayo diyan. So, ayun, guys, tapos na tayong kumain. Titira tayo ng buko, yung ang buhay ko. Nay. Palitan ng GS, tay. Buko. Ayan yung kinainan nating manok. Tangina, tumatanda na ako guys. Ang laki na ng mukha ko. Ang nangyari sa pandemic, bakit ginanto yung mukha ko? Ang pogi-pogi ko dati, tapos biglang naging ganto kabilog yung mukha ko. Laki ng puta. Ay my goodness, hindi na tayo mukha Robin Padilla talaga. Mukha na talaga tayong ano, pipitsigong kulantoy. Jeez. Tatay. Ay nako. So guys, shout out ko sa lahat guys. Ang pogi ko dati guys. Pero hindi ko alam anong nangyari sa pandemic guys. Binaboy ako ng ano, COVID. Ay tayo dyan. Uy, para tayong nalabasan ito guys. Ayan o.
para man tayong napasirita nito. So tara guys, inumin lang natin tapos uwi na tayo kasi tumawag na si Mrs. So ito yung Pasil guys, ayan. Ayun yung market. Toto, Tombonto. Pasil market yan, phase 1. Yan, yan yung paligid natin. So halos lahat ng tao dito, hustle hard. Ano pa lang ngayon? Anong oras pa ba ngayon? Alas 6 ata. Alas 6 pa ng umaga. So syempre, upload natin ito mamaya pa. Tutulog muna tayo. Di ba? Ay, tulog lang pala kasi wala naman tayo. Lungkot ni ano. Ang lungkot to. Kala mo talaga kung anong problema nitong bata to. Ano mang problema mo, Noy? Anong problema, kuya? Kuya, anong problema, kuya? Kuya, anong problema, kuya? Dahil ang problema nitong bata to. May isa pa si nanay, oh. Si nanay. Again! May kalungkutan yung mukha ng dalawang ito. Again! Ano mo, may kalungkutan. So guys, ang tagal ko na dito sa Cebu. Ilang beses na akong dumaan dito, pero ito yung first time ko na kumain ako dito ng itong sa manok na to. Kahit saan naman ako kumakain eh. Pero first time kong kumain dito sa Pasil kasi tapos gantong oras, guys, sobrang himala. Tsaka hindi naman ako bagong gising eh. Patulog pa lang ako eh. Kasi ganito yung guys, noong nakaraan talaga naglambing na si Mrs. Sabi ni Mrs. sa akin, baka pwedeng bumili ka ng ano, ng ginabot. Yung ginamot ga guys, yung laman loob ng baboy, parang tawag nito, yung pancicharong bulaklak. Hindi ko naman nagawa kasi gawa nga ng kailangan na madaling araw talaga. Malapit lang naman sa amin to. Kung walang stoplight, hindi naman naabot ng 5 minuto, nandito na ako eh. Diba? Yun nga lang, syempre minsan tinatamad tayo. Tapos kagabi naman, pupunta sana ako dito. Naisip ko, parang late na, tapos nakainom pa ako ng kulapu. Tapos eto nga, kanina, pupunta na sana ako dito na maaga. Mga alas 3 mahigit ng madaling araw. Ang problema, bigla namang umulan. So ang ginawa ko, nag-mobile legend muna ako ng 3 beses. Nanalo ako ng 2 beses. Tapos yung pangatlo ko lantoy na kami. Tapos yun na nga, pag tumila yung ulan, pumunta na ako dito. In-achieve ko na kasi, di ba? Pero at least naman kahit papaano, di ba? Baka sabihin dahil kay Jason eh, yung pangako natin, lagi na lang napapako. I-achieve natin. Tapos magating sa bahay mamaya, pakita ko kay Mrs. Bumili, diba? Nakita nyo kanina, bumili akong 2 kilo. Pamarinate natin sa kanya yon. Tapos, siyempre, titirahin niya yan. Kung hindi tanghali, tirahin niya ng gabi. So, gabi na natin makikita yung chicharong bulaklak na yun. Pero ang importante, ma-upload natin to ngayon, tong sinasabi natin dito. Ayun guys, daming isda dun. Oh. Ayun, oh. Dito. Ah, puro isda yan guys. Tapos, i-part 2 na lang natin yung ano. Ganito na lang, i-part 2 natin yung result nung chicharong bulaklak ni ano, ni Mrs. Yung chicharon nalulutuin niya, hindi yung bulaklak ni Mrs. Para sa akin yun, baliw kayo, para sa akin lang iyahain yun, hindi na kailangan lutuin yun, kailangan dun ano lang, tutuhuan. So tara na guys, medyo maaba na usapan natin, uwi na tayo, tara. So guys, habang nasa stoplight tayo, eto yung para ano, paralaan paralaan ni Mrs. Eh, no? 4 years din akong hatid sundo sa kanya dyan. Eto, yan yung USJR, yan. USJR. Tara, 13 na lang, 13 seconds na lang. Oh guys, tigil muna tayo saglit. 'Di ba? Pinakita ko sa inyo kanina yung school ni Mrs. So, 4 years akong hatid sundo sa kanya. Kasi nga sa awa ng Diyos, kahit makulit ako, gumraduate yung Mrs. ko ng ano, ng 4 years course HRN tapos cum laude. 'Di ba, yabang? So guys, hindi naman sa pagmamayabang. Hinatid ko siya way back 2011 ata. Morning yun, 8:05 or 25 a.m. na aksidente ako. So dito ako na aksidente, first time kong i-video to. Ito yung isa sa worst na aksidente ko. Before dun sa pinaka-worst, so ito yung dito ako na aksidente. So guys, sa sobrang pasikat ko, may naghamon sa akin sa stoplight, alas 8 ng umaga, galing sa school. Dito, sumadsad ako dito. Tapos dyan banda, may bike.
may bike dyan, nabangga ako. So dyan kami nakahilatan dalawa. So yun yung isa sa worst na nangyari sa akin. Yan, Magallanes Street. Tapos yan, yan yung Santo Niño Church, kung saan yung sikat sa Cebu. Yan, Santo Niño Church yan. Dito lang ako na aksidente, banda. To. So yun, sa lahat ng nagmomotor, kailangan natin mag-ingat, mga kapatid. Kasi ako, 5 beses na ako gumulong. Yung isa sa pinakamasakit sa akin, yung dito nga, banda, na aksidente ako. Kasi meron akong kabangga, nakabisikleta. Nareglo naman, naging okay naman kami. Maayos naman. Pero may gaba, kasi ako yung nakabangga sa kanya. May gaba. Way back 2014, after ko manalo dun sa Kalokalike sa Showtime, na-aksidente naman ako. Nagising ako sa hospital. Yun yung pinaka-worst sa lahat. So yun lang, kwento ko lang sa inyo. Tara, uwi na tayo. Ay, uwi na pala. Wala pa lang tayo. So ayun guys, nandito na tayo sa bahay. And yun na nga, mga kapatid. Hindi man natin na-achieve yung kakainin natin sana, pero at least na-achieve natin yung pinapabili ni Mrs. na pancicharon bulaklak. So yun, mga piliski mayabang na mahinang nila lang. Yun, abangan natin sa part 2 kung anong resulta ng kanyang pagluluto ng piski ng bulaklak na yan. Ay, kitalagang...